Hello, cutie friends! So, welcome back sa ating cutiehan. So, it's been 2 weeks since last akong gumawa ng vlog tungkol sa mga tips. So, this week, naisip ko na dahil marami akong natatanggap na questions about copyright. We'll discuss about copyright. Actually, gagawin lang natin tong mas layman's term. Kasi lahat ng nakikita natin mga sinasabi tungkol sa copyright, it's in English. So medyo parang complicated ng mga ginagamit na words. Sa vlog na to, itatry kong isimplify para sa lahat kung ano ba yung copyright at bakit siya mahalaga, lalo na sa mga ganitong open source sa mga platform gaya ng YouTube. First of all, define natin what is copyright. Ang copyright is basically, it's a protection ng isang original material para makilala kung sino yung tunay na may-ari ng material. So, whether it's a music, movie, vlog, even your vlog, you have your own copyright. Automatic na napapasok tayo sa tinatawag na copyright. Pag original yung ginawa nating material at binigay natin o pinahiram natin sa isang open source, protected tayo ng copyright. Yun generally ang ibig sabihin ng copyright. Una, alam mo kung sino yung may-ari ng specific na material. Mahalaga to para malaman mo ikaw ba ay mapapailalim sa tinatawag na copyright infringement, pangunguha ng isang original na material. So, dapat kilala mo lang kung sino yung tunay na may-ari ng material na yun. Secondly, hindi porket nilagay ninyo sa inyong description, timbawa kumuha kayo ng isang music, nilagay nyo doon na kinikilala nyo ng gumawa ng kantang to at kung sino mang artist yun, nilagay nyo. Hindi siya nag-excuse para iangkinin mo yung material na yon. Pangatlo, dapat alam mo yung consequences. Kapag ikaw ay naakusahan na nangunguha o nangopya ng isang original na material, either meron kang takedown notice galing kay YouTube. Ibig sabihin lang nito, ikaw ay uutusan ni YouTube na tanggalin or i-pull out yung video mo dun sa iyong channel. Pangalawa, may tinatawag din tayong content ID match. Ano yung content ID match? Kasi sa tagal ni YouTube, nagkaroon na siya ng parang library ng mga iba't ibang material na original na ginawa at yun yung pinapasok nila ngayon sa kanilang tinatawag na artificial intelligent library nila, kumbaga. Sa library na yun, automatic na pag tiningnan nila yung video mo at nakita nila na merong part ng music or part ng isang movie clip at nakalagay sa library nila na ang tunay na may-ari ay yung ganitong kumpanya o ganitong producer, automatic nalalagyan nila ng content ID. Ang content ID, ang sinasabi lang nito na ang copyright ng specific na material na ginamit mo ay meron ng may-ari at hindi ka maaaring kumita sa kung anumang ads ang papasok doon sa iyong video na kung saan may copyright claim. Maganda ba to o masama? Well, maganda siya in a way na pwede mong i-keep yung video mo. Masama siya kasi nga hindi ka kikita ng ganun kalaki. Pero other than that, isipin mo na lang na kung meron kang material na ginamit at sa tingin mo maganda naman siya para sa video mo, kung ako sa'yo, itutuloy ko na lang yung material na yon para hindi masayang yung effort mo kasi inedit mo yan, inayos mo, pinaganda mo yung material mo. So kung ipu-pull out mo lang siya dahil lang nagkaroon ka ng copyright claim, parang hindi naman siya magiging reasonable sa effort na ginawa mo. At
at least, like ako, nagulat din ako na pwede ka palang kumita. Kasi since noon, ang alam ko, hindi ka talaga kikita. Pero, hindi ka naman makaka-copyright strike. So, hindi rin mawawala yung channel mo. Yun naman ang tinitinang ko lang na side. So, ngayon, ako, I have three videos ngayon na unfortunately, nagkaroon ng copyright claim. And instead of editing or muting the music dun sa video ko, hinayaan ko na lang siya. Kasi, ang fini-feature ko is yung music mismo, yung pagkakakanta ng mga actors doon. Kung imu-mute ko siya, paano ma-appreciate yung video ko? So, ano na lang sense ng video ko? So, I'd rather pull it out na lang, diba? So, mas maganda, ituloy ko na lang yung video ko. Huwag kayong matakot sa content ID. Ang sinasabi lang yan na merong may-ari ng material mo. Ngayon, sabi nila, pwede mo i-dispute. May risk lang yung pag-dispute. Ngayon, ano ba yung mga pwedeng reason para mag-dispute? Para maging strong or valid yung reason mo to dispute? Una, dapat may permission ka from the true owner. Okay? Hindi excuse na kung nabili mo ang isang material o isang album, hindi siya excuse na ikaw na yung may-ari ng music. So, pangalawa, dapat fair use. Meaning, yung material na ginamit mo ay hindi siya yung focus, kundi yung video mo reacting to it. Either parody, criticism, commentary, or reaction, ginagamit mo lang yung material as reference mo. Pangatlo, kung ang material mo ay original talaga yung gawa mong content. So, pwede ka mag-dispute. Ang next naman na dapat natin malaman yung pang-apat, yung profit motive mo is irrelevant. So, meaning, pag dineclare mo siya na halimbawa may copyright material yung video mo at dineclare mo na hindi ako nagpapamonetize, yung reasoning na ganon, hindi siya tatanggapin ni YouTube as an excuse para tanggalin yung copyright claim mo na nakalagay dun sa video mo. Kasi whether kikita ka o hindi, option ni YouTube na pangalagaan din yung mga producer ng original na material na ginamit mo. Ngayon, paano mo maiiwasan na para hindi ka na magkaroon ng mga content ID or copyright claim or magkaroon ka ng strike? The best way is to ask permission dun sa mga material na ginagamit mo. Now, madali ba siya? Yun ang tanong. Hindi siya madali. Lalo na kung gagamit ka ng foreign material. Let's say, gagamit ka ng kanta ng isang Disney song. Disney song, di ba? Ang papaalam ka niyan sa Walt Disney pa mismo. And it will take time. So, tayong mga small YouTuber, hindi naman basta-basta nagbibigay ng permission si Walt Disney para gamitin mo yung material nila. Paano nga ba tayo pa possible na magamit ang isang copyright material na hindi tayo dadaan sa proseso na magkakaroon tayo ng copyright claim? Meron tayong tinatawag na fair use policy sa copyright. Anong ibig sabihin nito? Pag ang material na ginamit mo, halimbawa, nanood ka ng isang pelikula, finiture mo yung pelikula, pero ang finifeature mo kasi magkikritik ka or magkaroon ka ng reaction dun sa movie, ina-accept siya as you as owner nung video na ginawa mo, but not the material. Pero, totally, iyo yung kita. At some other country naman, shares ang kita. Saan? Why? Kasi material nila yung nire-react mo at ikaw yung nagre-react. Eh, dumami yung viewers mo dahil sa reaction mo. Halimbawa, nag-cover ka ng song. So, ibig sabihin, yung song, either minus one or nag-gitara ka. So, as part ng fair use policy, mako-consider siya na iyo yung original video dahil ginagamit mo yung kanta lang nila, pero ikaw talaga yung boses mo yung ina-highlight doon sa video, hindi naman yung mismong song. Yung song, yun lang yung means mo para ipakita yung talent mo. So yung talent mo talaga yung naka-highlight. Sa pang-example, parody, ibig sabihin mo may MTV ka, may pinapanood kang MTV ng isang sikat na kanta. Kokopyahin mo yung MTV. So syempre, pag kinokopya mo, usually ang ginagawa ng iba sa video nila, nandun yung original na naka-cut away yung parody na ginawa mong video. So, again, under siya sa fair use policy ng copyright. Medyo complicated siya kasi parang case-to-case basis. Depende kasi kung paano mo ginagamit yung
isang original material para mag-favor siya sa'yo na maging material mo siya na ikaw yung focus at hindi yung material na pinagkokopyahan mo or na ginagamit mo or pinapakita mo. Merong mga misconception sa fair use. So, sabi nila, pagka ginamit ko ba ang music at pinlay ko lang ng 40 seconds, makaka-copyright ba ako o hindi? Definitely yes. Eh, hindi totoo yung sinasabi nila porkat 40 seconds mo lang ginamit or lower than 40 seconds mo lang ginamit yung music, hindi ka makaka-copyright. Kaya lang naman nagkakaroon ng sinasabing 40 seconds kasi usually ang dinidetect ng AI o artificial intelligence ni YouTube is yung mahabang song. Remember, every time nag-update si YouTube, so may possibility na kung marami ang umaabuso sa mga ganitong sistema, may possibility na yung video mo at some point, kahit 10 seconds lang yan, at some point, pwedeng magkaroon ka ng strike or copyright claim ka pa rin. Importante din na malaman natin na pag nagkaroon ka ng strike, may tatlong beses kang pwedeng ma-strike before matanggal yung channel mo. Yung isang strike will last around 90 days bago matanggal ulit yung strike. So, pag nagkaroon ka within the 90 days ng tatlong strike, so ibig sabihin, pag nagka-strike ka ng isang beses, you have 90 days para sumunod sa rules ni YouTube. Pero kung within 90 days, nagkaroon ka ng tatlong strike in a different videos mo, dahil paulit-ulit mo siyang ginawa, gumamit ka ng material dito, na-strike ka na, pero gumamit ka pa rin ulit sa next video mo ng sana namang copyright na material. Pag tatlong beses sa loob ng 90 days dahil nagkaroon ka na nga ng strikers, kailan ba magka-count ang 90 days? So, sa first strike mo, dun magsa-start yung 90 days. So, kung within 90 days and nagkaroon ka ng tatlong strike, pwedeng matanggal na yung YouTube mo, unfortunately. Okay, isa pa sa importante na dapat nating malaman about copyright is yung sinasabi nila na bawat bansa may sariling copyright law na sinusunod, which is sinusunod ni YouTube. So, sa case natin sa Pilipinas, mostly na mga publisher or owner ng copyright materials like songs or movie, they allow these materials for you to be published. Ibig sabihin, pinapayagan kanyang i-publish yung material mo, pero hindi nila isya kasi sa ibang bansa, sina-strike down nila eh. Inaalis talaga nila or binablock na nila yung channel eh. Utusan nila si YouTube na tanggalin mo yung video na yan for me. So, dito sa Pilipinas, bihira yung mga material na pinapa-pull out. Siguro, hindi naman dahil hindi strong yung law natin pagdating sa copyright. Pero kasi dahil nagigain na rin sila kasi ng earnings doon sa mga material na nakukuha na hindi napapaalam sa kanila. Kaya they'd rather have the YouTube na mag-manage for them, na i-manage yung kanilang mga material, pasok dun sa pinaka-AI nila para i-supervise si YouTube kung ano man yung mga material na pwede silang mag-earn. So, that's good to know, at least dito sa atin sa bansa natin, na itong mga material na to, hindi mo na kailangan itanggalin sa channel mo. Keep it going lang yung material mo. Yun lang, you have to face the risk na may possibility na ang kita nito, for especially kung nagpapamonetize ka, is mapupunta sa producer or at some point mag-share nga kayo or may percentage ka dun sa kita ng specific video na yon na merong copyright material. Okay, importante rin na malaman natin na yung sinasabi kong kaninang artificial intelligence or robot ni YouTube, nag-a-update siya every now and then. So, may mga cases na pwedeng hindi na trace ni YouTube yung copyright material dun sa video mo at pwedeng makalusot at some point. Pero at some point, kasi tuloy-tuloy yung nagpi-play yung video mo hanggat nandiyan yan sa public viewing. So, hanggat nandiyan siya sa channel mo na naka-public. So, eventually,
umiikot din si yung robot, yung YouTube robot or yung tinatawag na AI ni YouTube para i-check yung video na every time na napi-play siya. So, makikita eventually niya na, uy, ito pala merong copyright material na hindi na-detect noon pero possible na ma-detect ulit ngayon. So, lalo na ngayon, update ng update. So, every time nag-update si YouTube, medyo kabahan tayo ng konti kasi ibig sabihin, lalo na kung may material ka na mga copyrighted kasi pwedeng noon hindi na copyright, hindi na detect yung copyright material na yon, pero ngayon possible naman siyang ma-detect ulit, di ba? Kaya nung example ni Paolo de la Vega, so shout out sa kanya. Sabi niya bakit yung may pinigay siyang example yung Passion of Christ daw. Sir, yung pinakita mong video, if you can see the description po, meron siya doong license by Hillsong Music. So, ibig sabihin, nagkaroon na po siya ng content ID. Kaya hindi po na siya nagkaroon ng copyright strike kasi po, hinayaan niya yung video niya nandun at hinayaan na may possibility na yung ads na napupunta sa doon sa video niya na may 9.3 views, sabi mo nga, 9.3k views, eh may possibility na hindi po niya nakukuha yung earning doon sa ads niya. Kasi nga, yung material niya po ay naka-license na. May isa na sa description niya, naka-license yung material o yung music na ginamit niya. Not the Passion of Christ. Hindi, so, ibig sabihin po, hindi po yung Passion of Christ yung humingi ng content ID o naglagay ng content ID, kundi yung Hillsong na ginamit niya. So, kung napansin nyo, hindi possible na hindi ma-detect ni YouTube robot yung video, pero yung music na de-detect niya. So, basically, ang kita nung video na sinasabi mo is napunta kay Hillsong Music o kung sino man yung producer ng Hillsong Music na yon. So, gaya nga nang sabi ko, kung may content ID ka, huwag ka namang kabahan kasi nga, hindi naman ibig sabihin nun, magkakaroon ka ng strike. So, hindi siya talaga magkakaroon ng strike kasi nagkaroon siya ng content claim. Ibig sabihin, o copyright claim. Kasi, ibig sabihin, yung material niya na yon, ang earning nun, napunta na dun sa Hillsong Music, hindi na po sa kanya. Unless, sa country niya, inaallow na pwedeng mag-share. Pero kay YouTube, susundin niya lang kung ano yung inutos nung totoong producer nung song na ginamit niya. So kung sinabi ng producer na i-take down yun, then i-take down ni YouTube yun. Pero dahil sinabi ni producer na i-content, i-copyright claim ko to, meaning i-own ko yung copyright nito, so kaya nandun pa rin yung video na yun. So ikaw, sir, kung ikaw ay nagkaroon ng copyright strike, it simply means na yung ginamit mong material ay hindi pinayagan ng producer na pangalat mo o distribute mo yung video nila kung ano man yung material kasi hindi ko naman nakita kung anong material ang na copyright strike sa'yo. So, hindi po siya comparable. Kung halimbang pareho kayong Passion of Christ ang ginamit ninyo, hindi po ibig sabihin no, na porket ikaw na strike ka siya, hindi. Hindi po yun pwedeng maging reason kasi po, depende po kung paano mo ginamit yung material. Kasi sa kanya po, ginamit niya yung material pero pinalitan niya ng music. So, hindi yung mismong buong movie yung ginawa niya. If you can comment down below po kung ano yung ginamit mong material at kung buong movie ba itong ginamit mo, kung ba't ka nagkaroon ng copyright strike. Baka kasi mas masagot kita ng mas mabuti. And lastly po, gusto ko lang pong sabihin na hindi lahat ng music or video ay copyright material ng producer. May tinatawag po tayong after so many years or more than 75 years ago pa. So these are already public domain. Ibig sabihin, pwede na po siyang gamitin ng kahit sino. So any music that was produced 75 years ago, so, kayo na po magbilang, hindi po ako magaling sa math. Pwede nyo na po siyang gamitin sa inyong mga video without thinking kung magka-copyright ba kayo or not. As content creator, it's better to be original
than uploading copyright materials. Sanay na sanay tayong mga Pilipino sa ganitong ugali na nangungopia. Sa experience ko, importante na lahat ng mga iniisip natin na concept ng content natin, importante na protektahan po natin. Kasi, intellectual property pati yan. Paano kung original mong ginawa ang isang specific na challenge? Ang dami ng kumopia, di ba? Gusto mo syempre na iyo yung kumita. Iyo yung mas umangat. Kasi ang problema, pag mas umangat pa yung iba dahil sikat yung gumawa, di ba, masaklap, di ba? So ngayon kung tatanungin niyo ako, halimbawa may challenge akong ginawa, may challenge kang ginawa, original mo, sa tingin mo original mo, paano natin mapoprotektahan? Tanong ko rin yan actually. Paano nga ba natin mapoprotektahan bilang small YouTuber lang tayo? Honestly, hindi ko rin alam paano. Yun yung wala actually sa sinasakop ng copyright, yung intellectual property. Concept mo na mapapangalagaan ba yung concept mo. Actually, kulang din sa batas natin yan sa Pilipinas. Kung paano pangalagaan yung konsepto na inisip mo. So, siguro next time, gagawa pa ako ng ibang research about it. Kung paano nga ba papangalagaan ng isang original na concept na ginawa mo. At kung mapoprotect ba siya ng isang tinatawag na copyright. Kasi concept yung pinag-uusapan, hindi siya actual material. Kasi itong copyright is more on the actual material eh. Actual product like music, video, existing video. Pero yung konsepto ng inisip mo sa video mo halimbawa at kinopya ng ibang tao. Hindi nila kinuha yung material mo ha. Hindi nila ginamit. Pero inisip mo siya as original mo. Paano papangalagaan? So, if you know the answer, click down below para madiscuss natin sa next na cutiehan natin. So, thank you so much guys. Maraming salamat po. Thank you for my 200 subscribers. Salamat ng marami po. And hope na mag-enjoy kayo sa patuloy kayo sa paggawa ng mga quality content materials. Guys, kung may question kayo, please palagay lang dun sa comment para next time maging topic na rin natin siya. Maraming salamat. Good night. Bye-bye.